everyone, welcome back to my channel, Kisses of Bohol. For today's video guys, ay magpapaksiw tayo, kakaibang paksiw. So ito na, meron tayong tanim na tanglad, so kukuha na tayo dyan sa ating garden, sa pot garden ng tanglad guys, para mas masarap. So ito na ang ating dilis, ang ating ipapaksiw. At medyo kakaiba siya dahil babalutin natin siya sa dahon ng saging. So ayan, timplahan natin ang asin, paminta at magic sarap. At syempre guys, hindi pwedeng hindi natin hahaluin. Kaya ayan, haluin natin guys. So ayan, and then after naman yan guys, ay puhugasan natin yung dahon ng saging na pinutul-putul natin na tamang-tama lang pangbalot dun sa ating dilis. So ayan, hugasan ng mabuti. So ayan guys, tatapusin lang natin ang ating paghugas ng ating dahon. At ito na ang ating palayok guys, sapinan natin siya ng dahon sa ilalim. After naman yan, ito na, lalagyan natin muna ng kalahati ng sangkap nating mga lamas ang ilalim. So lagyan natin lahat ng ating mga lamas dyan guys. At ito na, gagawa na tayo ng forma ng ating dahon. At ayan na, ipatriangle lang natin siya guys at ilalagay na natin yung dilis. So ayan, so tamang-tama lang dapat para hindi siya lumusot-lusot. So ayan, ayan po ang ating unang gawa. So ayan, ganyan po dapat guys. So paulit-ulit lang po ang proseso hanggang sa maubos natin yung ating dilis. Ganyan lang po siya guys. Hanggang sa ma-perfect mo yan. Syempre guys, minsan may sumasablay, di ba? Minsan napupunit yung dahon. O ayun, may tumalsik pang isang dilis. So ayan guys, ganyan lang siya. Ganun lang kadali. Alam mo ba guys, na lagi namin itong ginagawa sa probinsya. Ganyan kami magpaksiw doon ng dilis. Kasi syempre, buhaghag siya guys kung hindi mo babalutin ang dahon. So mas maganda yung nakaayos siya ng ganyan, nakabalot sa dahon. Minsan naman guys ay yung dahon ng mangga, yun ang pinambabalot ni nanay dyan. Kaso wala naman akong dahon ng mangga dito. So bumili na lang ako sa palengke ng dahon ng saging dahil wala rin akong puno ng saging dito. Lahat binibili dito guys sa Maynila, alam nyo naman yan, di ba? Buti na nga lang guys, meron akong tanglad tani, meron akong mga oregano, sapat nga lang. Meron akong mga gulay-gulay, sapat nga lang, mga luya na sapat nga lang guys. So ayun, medyo madaldal lang ako guys. So ayan, babalutin natin hanggang maubos yan guys. Ganun lang, at naku, masarap yan guys pagka ininit-init mo na siya. Naku, mas masarap yan kapag ilang araw mo na siyang ininit-init. So ayan na, natapos na nating balutin guys. Ilagay naman natin yung natirang mga lamas sa ibabaw, at ayan yung tanglad sa ibabaw ko nilalagay. So ayan, naku. So timplahan naman natin ngayon ng suka, then lalagyan din natin siya ng water. Then after naman yan guys, syempre titimplahan din natin ng patis, magic sarap, lahat, paminta, meron dyan guys. At takpan na natin, at ayan na, isasalang na natin. Syempre lulutuin natin siya ng mga 30 minutes guys, then pa-in-in. So ayan na, kulong-kulo na siya at medyo na-in-in na siya guys. Nakalimutan ko yung buong paminta guys, so ayan, late na siya. At lalagyan ko rin siya ng konting oil para mas masarap. So ayan, pa-in-inin lang ng mga 5 minutes, ayan na guys. So eto na guys, nako, di ba nakita nyo, in-in na siya guys. So jaran, ayan na, natuyo-tuyo na ng konti guys. So eto na, plating time na tayo. Ayan, nako, it looks so yummy talaga guys. At syempre meron din tayong gulay na tortang talong. Pasensya na kayo't walang tangkayan dahil ganyan na ako magluto ng tortang talong, pabilog lang siya guys. At syempre, don't forget to subscribe, like, and comment below. Thank you guys, thank you for watching. Sana po ay subaybayan nyo pa po ang aking mga next videos. Bye!